Okay, this is the part 2. Naputol. I don't know why, what happened. Naputol ang aking sinasabi. So anyhow, ayusin nga natin tong robe na to. Natatanggal. Ayun, ang ginawa kasi. So, as I was saying, pasensya na kayo, talagang hindi ko na malaman ang gagawin ko dito sa hair ko. Laking problema ko. Laking problema eh. Actually, tapos ko na yung makeup ko pero hindi ko pa tapos yung hair ko. Aayusin ko pa siya para maging better. Siguro medyo... Basta, tingnan nyo na lang mamaya para mas maging maganda. So, yung sinasabi ko about Christmas, alam nyo ba na... Ganun naman eh, di ba? Ang Christmas ay para sa mga bata. Hindi natin maiiwasan na kahit papano, syempre, mag-shopping naman tayo ng konti, mag-ipon tayo ng konti, paghandaan natin yung Christmas. Kasi yung mga bata, excited sila para dyan. Tapos yung kinukwento ko naman sa inyo, mas parang for me lang naman, mas sineselebrate natin yung Christmas ng big time. Parang bongga, parang ganun. Sa Pilipinas kesa dito. Although dito, meron din yan mga simbahan ng mga, para sa mga Filipinos. Meron din naman. Pero sa tingin ko, kasi na-experience ko yung magsimbang gabi dyan at dito, magkaiba. Dito, pagkatapos mo simba, di uwi ka na ng bahay. Tapos wala na. Dyan sa atin, di ba, sa simbang gabi, ang dami sa mga karsada, ang dami nagtitinda, may mga puto bumbong, may bibingka, may, ang daming kung ano-ano. Yun yung namimiss ko. Parang gusto kong experiencing ulit next time pag uwi ko ng Pilipinas. Yun yung gusto kong kain na naman. Hindi naman sa ganun. Pero alam nyo, nakakamiss eh, di ba? Yung iba eh. Iba dyan. Pati yung mga pagkain, iba pa rin. Alam nyo, dyan kasi sa Pilipinas, bigyan ko lang kayo example, ha? Like, sa market, kakakatay lang ng baboy, tapos, bibilin mo sa palengke, yung mismong mainit-init pa, yun yung masarap isigang, o nilaga, or kahit anong gawin nyo, na naluto. Pero dito kasi, ang sarap. Iba eh, yung lasang malinamnam, yung sinigang talagang, sarap. Pero dito kasi, lahat frozen. Lahat ng bibilin mo dito, frozen at kung saan-saan bansa nanggaling. Like yung mga mussels, yung mga seafood, yung mga tahong, clam, crabs. Galing yun sa mga sa bansa. Minsan sa Alaska. Maraming lugar ng pinanggalingan pero hindi katulad sa atin. Nakikita mo sa palengke gumagapang yung mga alimango, alimasag, hipon, nagtatalunan. Meron din dito noon pero sobrang mahal. Pero sa atin sa ordinaryong palengke, makikita mo yung lahat ng sariwang pagkain. Tapos yun, pag niluto mo yun, di, ang sarap. Ganun talaga dito, lahat naka-frozen. Lahat nasa freezer, wala yung talagang fresh katulad dyan sa atin. Pero, di bale, pag uwi, di enjoyin na lang ulit. Balik tayo dun sa ating pinag-uusapan about Christmas. Itong makeup look na to ay sinadya ko talagang pang Christmas kasi kita nyo naman yung may gold. Tapos meron siyang mga red and purples and very Christmassy, diba? So, naputol yung kaninang vlog. So, ang mangyayari, this is the part 2 of that
vlog. Naligo ako, alam niyo ano oras? 1:30 a.m. 'Di ba parang lakas naman ang amats. Ewan ko, basta gising na ako, hindi ako makabalik ng tulog. Ayoko nang ano, ayoko nang humiga at tumunganga. Kailangan meron akong gagawin. Kaya I just want to make myself productive. Kaya ang ginagawa ko, okay, sige maligo, maglagay na ng makeup and at least may ginagawa ako. Hindi na, ayoko masasayang yung time. Kaya yun, nung ginagawa ko. Ewan ko yung ibang tao, babangon ba kayo ng 1:30 na madaling araw para maligo? I don't think so. Pero, in my case, ganon eh. Tumatanda na eh. Ganon yata talaga, hindi yata punta yung lipstick ko. Panday naman. Gusto ko tong lipstick na to. From Anastasia, this is Lolita 2, number 2, parang ganon. Ito yung sobrang top of the line na lipstick ni Kat Von D. Gusto ko siya kasi matte, long lasting, at saka kapit na kapit sa lips. Tignan yung kissable lips. Ayan. Tapos nag-lip liner ako, syempre, para, kunyari, ang illusion, uso kasi ngayon, makapalang lips. Kaya kinapalan ko lang yung lips ko. Nakiuso lang po. So, ayun, guys. Teka nga, mag-setting tayo. Ito, gamitin natin doon. Too Faced. 3-in-1. Tingnan natin kung kasi gusto ko yung medyo dewy pa rin yung look ng makeup ko. Ayun. Kunin natin yung dali, akunin ko lang. Ayan. Patuyuin ang setting spray. Para maging long lasting siya, kasi mamaya attend kami ng party ng friend namin. Parang family friend ito, na yung anak niya ay magbe-birthday. Shout out to Shobe, happy birthday anak ni Dr. Saldana at ni Juliet. This family, Saldana family, para silang aming mga pamilya dito sa Amerika. Sila yung tumutulong sa amin, sumasagip sa amin. Hindi ko na alam kung ano pa yung words na gagamitin ko. Nako, napakababait ng mga tao nito. And si Dr. Saldana, ang family dentist namin dito. Kaya yung mga taga San Diego, bisitahin nyo ang clinic ni Dr. Ronaldo Saldana. Dito lang yan sa May Chula Vista area. Kita nyo gano, lahat ng anak ko and mga apo, siya yung nag-aalaga ng mga ngipin namin. Walang mga cavities and everything. Very healthy teeth. Yan. Yan. Pati ang anak kong si Mika, dyan din nagtatrabaho sa clinic ni Dr. Saldana. She is, tawag dito sa kanya, ay medical assistant ni Dr. Saldana. So, ayun. Pasyalan nyo siya kapag may time kayo, dahil bukod sa mura na ay napakagaling pa. The best dentist here in San Diego yan. Dr. Ronaldo Saldana. But, balik natin yung kwento ulit sa Christmas na ito. You know guys, for me, kahit wala akong regalo, okay lang. Basta masaya mga anak ko, mga apo ko, okay na ako. Hindi ako yung tipong, bakit ako wala? Bakit hindi nyo ako niregaluhan? Bakit ganito, ganyan? Naiintindihan ko yun. At wala silang dapat alalahanin sa akin dahil, I don't know, I was born
to be siguro I'm a giver eh. Parang mas sobrang masaya ako pag ako yung nagbibigay kesa ako yung tumatanggap. Lalo na pag mahal natin sa buhay, kung pwede lang lahat ibibigay ko, kahit nga yung buhay ko, ibibigay ko para sa mga mahal ko sa buhay, sa mga anak ko, sa mga apo ko. Kung kailangan idugtong ko yung buhay ko doon, you can count on me. Ganun ako magmahal ng pamilya ko. Sobrang mahal na mahal. Yung mga puti naman, ganun din sila. Mapagmahal din sila sa mga anak nila, sa buong pamilya nila, syempre. Pero may iba silang culture. Meron silang mga ibang mga paraan paano nila i-treat ang pamilya, paano nila i-celebrate ang Christmas. Ganun talaga, kanya-kanya yan. So, sa atin kasi, parang kahit lumaki na yung mga anak natin, hindi natin sila gustong lumisan, yung iiwanan tayo. Gusto natin sama-sama pa rin tayo. Pero kung gusto nilang magkaroon ng sarili, syempre nire-respeto natin yun. Pero sa mga magulang, gusto natin, yun, makasama pa rin sila sa buhay. Pero sa mga puti kasi, pag edad mo ng 18 years old, time to go! Bye! Kasi tinuturuan nilang maging independent ang mga anak nila. Gusto nilang ayan, mag-aral ka at magtrabaho, makita mo anong buhay meron. May mga ano yun eh, may mga advantages para sa bata dahil maaga silang nagmamatured, maaga silang nakikita nila ang buhay, kung anong klase ang buhay na kailangan kumayod, magtrabaho para magkaroon ka ng magandang buhay. Ganun. Minsan sa atin naman, nai-spoil natin yung mga anak natin. Parang wala kang trabaho, ayaw mo pa maghanap. Okay lang, sige, okay. Hindi mo pa siguro time makakita ng trabaho. Parang ganun. Pero sa kanila, no, you must go and look for a job and mabuhay ka ng magsarili ka, kumbaga. Yun, kanya-kanyang culture yan eh. So, walang masama doon. At nire-respeto natin yun dahil yun yung culture nila. Tayo din, ganun din, nire-respeto din nila dahil ito yung culture natin. Pero minsan, parang nag-aano sila. Yung parang, ha? Tanda-tanda ng anak mo? Kasama mo pa sa bahay mo? Parang ganun. Of course, kahit pa siguro 50 anyos na yung anak ko, gusto ko, or 80 anyos na yan kung buhay pa ako. Gusto ko syempre kasama ko sila sa buhay. Ganon din kayo, di ba? Ganon tayong mga Pinoy. Mapagmahal sa pamilya, masyadong maalalahanin at mapagkalinga. Yun. Yun tayo eh. Sabi nga, yun tayo eh. But, itong makeup lookong ito, alam nyo ba, tatagal ito ng more than 8 hours or more than 10 hours kasi nilak ko siya ng setting spray na maganda from Urban Decay and also yung mga ginamit kong product tungkol dito ay sa YouTube channel ko, ilalagay ko lahat doon, lahat-lahat ng mga ginamit kong product para makita nyo at magagawa ako ng makeup tutorial na ganitong look. Just let me know kung type nyo lang naman. I'm willing to do that. So guys, I got to go. Mahaba na itong ating kwentuhan about Christmas, about my makeup look, and about our family culture and everything. Samot sari na. So guys, maraming salamat sa inyong panonood at sa uulitin. This is Miss Eileen Forever, and don't forget to like,
comment, and subscribe to my channel. I love you all, and advance Merry Christmas and Happy New Year, at magsimbang gabi tayo, experience natin lahat ang joy and spirit of this Christmas day. So guys, thank you so much again. Bye for now. I love you all. Bye. Okay ba? Maganda ba? Nagustuhan niyo ba? Okay, thank you. And have a great day. Bye for now.